Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kaniyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing di nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pong gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan." "Kinoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkain nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron daw isang Jewish folklore na nagsasabing minsan ay pinagtripan ni Haring Solomon, the wise king, ang isa niyang stubborn na alipin. Inutusan niya ito ng ganito, "Humanap ka, galugarin mo ang buong mundo at humanap ka ng isang singsing na kapag sinuot ng isang masayang tao ay lulungkot ito. At kapag sinuot naman ang isang malungkot na tao ay sasaya ito." Hanap! Walang nakita. Kasi wala naman talaga. Pinagtitripan nga lang niya. Pero alam po ba ninyo, si Haring Solomon, sabi sa alamat, ay pumunta pa rin sa manggagawa ng alahas, diyan sa may kawayan. At nagpagawa ng isang singsing na wala ng magic na ganon, kundi may isang makahulugang inscription. "It too shall pass," nakalagay sa singsing, "ito rin ay lilipas." Paalala sa bawat isa, lalo na sa kanya, na anumang karanasang pangit o maganda ay may katapusan, may hangganan, hindi permanente yan. Bagay na po pwede rin nating panghawakan habang tayo naglalakbay papunta sa buhay na wala hanggan, upang hindi tayo mag-give up na lang o malungkot ng todo na lang o kay mawala ng pag-asa dahil sa isang pangit na karanasan, at upang hindi rin naman tayo maging attached o mahirati, pakahilig sa isang magandang karanasan. Because it too shall pass. Lumilipas ang mga yan. Yan po ang ating panginilaya. Sapagkat una, narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagrereklamo ng mga Israelita dahil sa isang pangit na karanasan. Nagugutom sila sa disyerto, bagay na hindi nila yata inaasahan. Ang inaasahan yata nila, pagkalipas na sila'y makalaya sa Ehipto, kaagad-agad ang lupang pangako ay mararanasan na agad nila nang walang kahirap-hirap pa. Ganon. Parang yung iba sa atin na gumawa ng meme pagkatapos ng manalong ginto si Heidelin. Sabi ba naman ng meme, "Mag-gym na lang ako para yumaman ako." Ganon. Ibig mo sabihin, ganun lang yon? Utot mo? Pinaghihirapan kaya yon? Yun nga pinagbihisan mo sa bahay na nakakalat, hindi mo mabuhat-buhat, barbell pa? Asa ka pa? Migil ka. Kaya nga, mas magandang meme para sa akin, yung mga videos o kaya yung mga pictures ng mga cute na batang babae
na ngayon pa lang ay pinagbubuhat na ng dumbbell ng kanilang mga nanay at tatay. Kasabay ng caption, "Pagbutihin mo anak ang buhat, ikaw ang mag-aahon sa amin sa hirap." Back to the first reading. Because you may ask, "Father, kasi naman eh, naghirap na sila ng mahabang panahon sa Ehipto. Bakit pa naman maghihirap pa sila sa disyerto?" My take is this. Yun nga eh, nakapaghirap sila, nakapagtiis sila ng hirap, ng pagkaalipin sa Ehipto ng mahabang panahon. Kung bakit magre-reklamo na sila ng bonggam-bongga dahil lamang sa pagkagutom? At hindi ba nila naisip na kung papaanong nailigtas sila ng Diyos sa isang napaka-karumal-dumal na sitwasyon, ay by all means kayang-kaya rin silang iligtas ng Diyos mula sa isang simpleng pagkagutom, gaano man kalala yon, unless iisipin nila panghabang buhay na yon. Di ba't narinig nyo sinabi sa reklamo ng mga Israelita? Mamamatay kami dito sa gutom! Ganun? Hindi ba't ang pangako sa inyo, lupang pangako, hindi naman yung disyerto? So ibig sabihin, yung kinalalagyan ninyo, location lang yon, hindi yun final destination, sapagkat may lupa pang pangako na pupuntahan ninyo. Hindi kayo mamamatay sa gutom sa disyerto. Pansamantala lang ito. And that gives us this point. Mga kapatid, tandaan natin, anumang hirap sa buhay, mas humihirap yan kapag iisipin natin na yan na ang lahat. Kapag iisipin natin, pagkatapos nito, wala nang mangyayari bang maganda o hanggang dito na lamang ako, hindi na magbabago ang asawa ko, hindi na titino ang anak ko, hindi na babait ang binan ko, kahit ipatawas ko, hindi na magiging maayos ang buhay ko, hindi na mabubuo ang pamilya ko, hindi ko na maabot ang pangarap ko, hindi na ako makapagbabago, hindi na ako gagaling sa sakit ko. Kapag ganon ang ating mentalidad, mas magiging mahirap. Kapatid, buhay ka pa. Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. So yan ay, kung ayaw mo na talagang umasa, tandaan natin, habang sinasabi natin, habang may buhay, may pag-asa, pwede rin natin sabihin, habang may pag-asa, may buhay. Kapag nagsimula kang mawala ng pag-asa, nagsisimula ka na rin mamatay. Asa pa rin, laban pa rin. Yes, pwede natin sabihin, eh, hindi naman po nagbabago yung sitwasyon. Pupwede nga natin sabihin, palala pa rin ang sitwasyon. Pero di ba't po pwede naman nating baguhin ang pagdeal natin sa sitwasyon? Lalo pa't maniniwala tayo, ikiklaim natin, natutulungan talaga tayo ng ating Panginoon. Ang gusto kong example para dyan, alam niyo kung ano? Yung nangyari sa Old Testament kay Joseph the Dreamer, si Jose, hindi yung asawa ni Maria, si Jose sa Old Testament, yung mapapanaginipin. Yung pinagkakaisahan ng mga kapatid niya, yung pinagtangkaan ng mga kapatid niya ang buhay niya, later on binenta siya. Napunta siya, in the end, sa Egypt. Doon, pinagtiwalaan siya, nagkaroon siya ng posisyon, yumaman siya. Ito ang naging dahilan upang ang maraming tao ay masagip niya sa kagutuman. Kasama na niya ang mga kapatid niya, kasama rin ang anma niya na ang isip, patay na siya. So narinig niyo yung eksena ngayon? Nabasa ninyo na yan? Ayan kayo eh, kung ano-ano binabasa niyo eh. Ang ganda kasi nung eksena ngayon. Nako, napakaganda ang eksena ngayon. Kasi hindi makilala ng mga kapatid niya si Joseph the Dreamer. So nagpakilala siya. At ang sabi niya ay ganito, "Ako ang binenta niyo." Pero wag na kayong mabahala sapagkat ang Diyos ang nagdala sa akin dito. You see? Ulitin natin. "Ako ang binenta niyo, pero ang Diyos ang nagdala sa akin dito." Galing nun, di ba? Parang ako lang nagalingan ha. Magaling yun kasi sa statement na yun, hindi nawawala yung katotohanan ng
inalipustan niyo ako. Hindi nawawala ngayong katotohanan, inapin niyo ako. Hindi nawawala yung katotohanan, pinagtangkaan niyo akong patayin. Kayo pa na may mga kapatid ko. Hindi nawawala yung katotohanan, binenta niyo ako. Hindi nawawala yung mga katotohanan ito. Pero si Joseph decided noon pa man na tingnan sa ibang perspektibo ito, na tingnan ito sa paraang kailanman nakaranas man ako ng kahirapan, pang-aapi, pang-alipusan noon. Ni isang saglit, hindi ako pinabayaan, iniwan ng Panginoon. And true enough, pasahin po ninyo ang Genesis 39, sasabihin doon ang phrase, "The Lord was always with Joseph." The Lord was always with Joseph. Totoo po, pwedeng hindi na mabago yung sitwasyon, pero po pwede kang hindi pakalugmok sa isang pangit na sitwasyon, sa lungkot na dulot nun, sa mahabang panahon, kung maniniwala ka talaga na tutulungan ka ng Panginoon, dun ka makaka-move on. It too shall pass. Sa kabilang banda, sinasabi rin sa atin ito para sa ating mga magagandang karanasan. It too shall pass. Kaya, yes, yung magandang karanasan, savor it. Enjoy it. But do not ever cling to it. Mag-cling ka lang to something, to someone who is permanent. Kay Kristo lang. Doon ka kumapit, lumagay sa hindi nagbabago. Kay Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang pagsumikapan ninyo, ang hanapin ninyo, ang pahalagahan ninyo, ay yung pagkain, ako na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at hindi ang mga bagay tulad ng kinain ninyo o ng inyong mga magulang sa ilang pagkain, mga bagay, mga material na pansamantala lang. Sapagkat mas malaki ang inyong panghihinayangan, mas malaki at mas maraming kaligayan ang hindi nyo mararanasan. Don't get me wrong, don't get it wrong. Mahalaga ang lahat ng yan. Eh, biyaya yan eh. Mabuti ang lahat ng yan. Pero yung source ng biyaya, wag na wag natin kakalimutan. Pinakamahalaga. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, lalo pat kapag nagpi-picture taking tayo dito, pumupwesto ako. Hindi ako maanggulo-anggulong ganun. Kahit ano na lang yung itsura ko sa picture taking natin, okay lang sa akin. Kaya kung bakit ako umaanggulo o pumupwesto, I see to it na kapag nag-picture tayo, nasa background natin ang ating Panginoon Jesus Kristo. O kaya ang mahalay na. Lagi yun. Kahit nandun ako sa garden, mapapansin nyo, sabi ko, punta tayo sa chapel. Kahit may mga palaka dyan, takot ako sa palaka. Pupunta pa rin ako ng chapel, doon tayo magpipicture. Para ipakita sa'yo straightly, hindi ako kundi siya. Yun ang sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita. Hindi si Moises ang nagpakain sa inyo, kundi ang aking ama. Instrumento lang ako. Kaya kahit wala ako, mabe-bless pa rin kayo. In fact, with other instruments na gagamitin ng Panginoon, pupwedeng mas mabe-bless pa kayo. So huwag tayong ma-fall sa pagkakamali ng mga Israelita na nang dahil ang pagkain tinanggap nila sa ilang para sa kanila ay the best na. Gayun din si Moises, nakala nila nagbigay nito sa kanila. Si Kristo ay hindi nila nakitang mahalaga pa. We cannot have something better if we think that what we have or had was or is already the best. Hindi ka magkakaroon ng isang bagay na mas maganda kung para sa'yo ang natanggap mo ay the best na. Tandaan natin, kay Kristo, wala nang mas be-best pa. Wala nang mas be-better pa. Siya nang pinakamahalaga. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, anumang buhay mo noon, bago mo siya nakilala, bago mo sinuko ang iyong buhay sa kanya, gaano man kakasaya, tandaan mo, bitawan mo yan, talikuran mo yan, sapagkat mas iba yung ligaya ang iyong madarama. Sabi nga ng isang santa, si Kristo lang, hindi lang sapat, kundi sobra, sobra pa. Mga kapatid, again, walang permanente sa buhay na ito. Kasama dyan ang problema mo. Kasama na rin dyan yung mga magagandang karanasan mo. But don't think this way, na pagkatapos ng isang magandang karanasan, pangit naman, hindi ka nun ang Panginoon. It doesn't work that way. Hindi KJ ang Diyos. Gusto niya buhay na ganap at kasiyasya para sa'yo. Gusto niya araw-araw happy ka. It's just that we live in this imperfect world. Hindi maiwasan yan. Talagang kuminsan ang kaligayahan at kadalasan nga pa,
ang kaligayahan ay pansamantala lang. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa kanyang paraan. Ang sinasabi niya sa isang magandang karanasan, tama, lilipas yan, pero huwag kang mag-alala. Marami pang mga magagandang karanasan. Habang tayo nabubuhay, nandiyan, walang patid, tandaan natin ang mga magagandang karanasan. Brothers and sisters, sana itong makita natin, ma-realize natin ngayon sa ating banal na misa. Lalong-lalo na, we heard na magla-lockdown na naman. Kasi ang una nating expression dyan, ay, parang wala nang katapusan. Di ba? Lalabas na naman si Jose Marichan. Pero sana sa kabila ng lahat ng ito, we still claim, meron pa rin niyang katapusan. Kasi ang tanging permanente sa buhay na ito ay ang pagmamahal sa akin ni Kristo, ang pagmamahal sa iyo ni Kristo. At habang nandiyan yan, sigurado anumang sitwasyon, pangit o maganda man, may iayos pa yan, may igaganda pa yan, may improve pa yan. Basta't huwag lang tayong panghihinaan ng kalooban. Amen. Thank you.